Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at luminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro, mga pinakamamahal. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayong ito'y alam na ninyo. Mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isa nga sa mga katuruan na hindi na naisasabuhay na mga mananampalataya noon nung isinulat itong ikalawang sulat ni San Pedro ay ang pag-aabang sa pagdating ng Panginoon. Ang tinatawag na araw ng Panginoon. Matagal na silang nag-aantay, pero wala pa ang Panginoon. Babalik pa ba kaya siya? Ito rin ang kalagayan ng maraming mga Kristiyano ngayon. Parang hindi na naniniwala, nadatnan sila ng pagdating ng Panginoon. Oo, darating siya muli, but in the distant future. So why bother about it now? Pero darating talaga ang Panginoon. Nangako siya na makakaroon ng mas magandang mundo. Isang bagong langit, isang bagong lupa. Maghahari ang katarungan. Habang nag-aantay tayo, hindi naman tayo nagpapabaya. Nagsisikap tayo na mamuhay ayon sa bagong mundo ng ating inaantay. Kung ang bagong mundong ito ay makatarungan, mamuhay tayo ngayon na makatarungan. Kung nag-aantay tayo ng bagong mundong mapayapa, nagsisikap tayong maging mapayapa at kumikilos tayo para sa kapayapaan. Huwag sana tayong maligaw o kaya maging complacent na magpabaya na lang. Hindi lang tayo maingat na hindi maging masama. Mag-ingat din tayo na huwag maging complacent. Na mag-easy-easy lang. Huwag tayong mawala ng sigla sa pagtangkap sa Panginoon. Kaya maganda ang paalaala sa atin ng liham na ito. Magpatuloy tayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Mas kaibiganin natin siya, mas maging malapit tayo sa Kanya at mas magpakabuti tayo. Ito ang dapat natin gawin habang inaabangan natin ang Kanyang pagdating. Halina Jesus, dumating ka na. Maging masigasig sana kami sa pag-aantay sa iyo. Sisikapin natin namin na
ang panahon ng aming pag-aantay ay panahon na mas lumago kami sa kabutihan at sa pagmamahal sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.